Hello once again. Balik tayo sa ating discussion sa Google Classroom. So, kanina, nag-discuss tayo kung anong gagawin natin sa 1 to 5. Now, tingnan natin yung 6 to 9. Okay, so i-click natin yung number 6 activity. So, it's called reaction paper. So, let's click the view assignment. So, sabi dito, read the article about what makes a good friend. Then, write a reaction paper using the document attached. Okay? So, ito, babasahin muna natin, di ba? Okay? So, basahin natin yung article na yan. Pagkatapos, i-close natin by clicking the back arrow. Pag okay na tayo dyan, okay, meron naka-assign na document dito, Google Doc. So, dito tayo magsasagot. Okay, let's click that. Ayan. So, may nakasulat na dyan na instructions for the reaction paper. Write a 100-word reaction paper on the article you have just read. Make sure you include your thoughts and feelings about the topic. So, pwede kang mag-type lang dito ng kahit ano, basta umabot siya ng 100 words about the reaction paper. Automatically, isi-save niya yan. So, you can you can just click this one and not worry about na masisave siya or hindi. Pag natapos na siya, okay, then you can click turn in. E pag sigurado na, ayan. So, tingnan mo, meron ka ng one attachment. So, let's turn in. Okay. Now, punta tayo ulit sa pilot testing class. Balik tayo doon sa classwork at gawin natin yung pangpitong example. Okay. Now, this time, it's a project on friendship. Let's view our assignment. Okay, sabi dito, share a story about your best friend. You may choose any way to present your project. Kanina sa number 6, may nakalagay dito na Google Docs. So, dapat yun lang yung gagamitin. This time around, binibigyan tayo ng chance na gumamit ng ibang apps or pareho din Google Docs para i-present yung project natin. Okay, so let's just click add or create and choosing from this selection sa create new, makikita natin yung docs, slides, sheets, and drawings. So kanina nakita niyo kung anong hitsura ng docs at saka slides. Pwede niyo ito i-click tapos dun kayo gagawa ng kanyong yung project. Or you can also click drawings. Okay? Yung drawings, okay, para siyang MS Paint. I-click mo yan, huwag mo munang i-turn in kasi wala pa siyang laman. So, pag i-click mo yan, lalabas yung friendship. A project friendship na drawing. So, dito, pwede kang mag-explore. Okay, gumawa, mag-insert ka ng image. For example, if you have a photo here or an album, pwede kang mag-insert dyan ng picture. Tapos, pwede ka dyan mag-type ng text also. Okay, dito ka maglalagay ng story. Ayan, story. Ayan. Kung gusto mo yan. At saka, try nga natin mag-ano talaga ng ano. Search the web. Click, tapos let's say, type lang natin na gusto natin ito. Ayan, insert natin. Ayan. So, kung gusto mo yan, tapos ito dito. Okay. So, kung gusto, ito yung paraan na pag-share ng story mo, pwede. Automatic siya masasave. So, let's click or close this one. And kung ayaw mo yan, okay, you can click that, X, and then, let's say, gusto mong sa slide mo siya gagawin. Okay, parang PowerPoint presentation. Ayan. So, intayin lang natin mag-load at saka click that. And pupunta ka sa slides. Okay, so dito, gumawa ka ng slide mo, slide presentation, okay, tas insert, right-click, and new slide, right-click, new slide, mag-explore ka na lang dito, medyo parehos lang siya sa MS PowerPoint. Yun lang may mga pagkakaiba na mga functionalities.
Okay? So kung dito ka gagawa ng story, maganda din at ito rin yung ipresent mo sa as a project. Okay? Let's say tapos ka na dito, 'di ba? Let's say naglagay ka my story. Okay, let's just change the background. Okay, right click lang tayo diyan, change the background, and let's just change the color. Hanggang doon lang muna yung paggawa natin. Okay, and let's close it. Okay, so kung nandyan na, tapos na, pwede na nating i-click yung turn in na assignment. Okay, then turn in. Ayan. So, nasubmit na yan. Okay, so tingnan natin, balik tayo ulit, no, dito. Tapos na tayo sa project. Okay. Now, tingnan natin sa upcoming. Okay. Meron pa tayong mga naka-assign sa atin, hindi pa natin nagagawa. Okay. So, tingnan natin yung naka-assign sa atin na hindi ito. Dalawa pang hindi natin nagagawa. The rest, nagawa na. Yung returned, wala pang nire-return, hindi pa na-check ng teacher natin. Tapos, sa missing naman, wala naman. Okay? So, let's go back to our classwork at saka gawin na natin yung sunod. Pwede dito ka mag-access, number 8, or pwede ka dito. Ayan. Click mo, tapos dun ka sa assigned. Mayroon ka pang quiz at saka performance activity or task. So, ito muna yung gawin natin. Ayan. So, view details. So, ito yung gagawin natin. So, sabi dito, watch the video, friends and friends forever. So, pag i-click mo siya, okay, you can play that. Ayan, kanta. So, pakinggan mo siya. Pag natapos mo lang pakinggan, sabi na dito, yung sunod mo na activity is perform this song using an instrument and send a 3 to 5 minute video that you have created. So let's create. Okay, by the way, before we create, may nakalagay dito na rubric. So kung titingnan mo siya, 15 points for musicality, tapos 15 points for performance. So ito yung rubric na susundan natin. Overall, we have 30 points. So mag-add and create tayo. Now, let's say nag-record ka na, tapos na. Pupuntahan mo na sa Google Drive. Example, Google Drive. Doon mo siya sinave. Or, pwede mo ring add and create. Okay, file. Tapos hanapin mo sa i-upload mo yung ginawa mong video. Tapos ilagay mo dito. Okay? Tapos pag nalagay na siya dito, ma-upload na siya. And then, once it's done, then, mark as done. Okay? Oh. Ayan. Okay. Nakalagay lang dito na no work attached kasi hindi tayo actually gumawa ng video. Pero once gumawa ka na ng video at saka na-attach mo na siya, you can submit that as your work. Okay? Now, finally, our quiz. Click the quiz. At saka tingnan natin yung quiz natin, no? Answer the 10 item quiz about our lesson. Okay, so hindi ka na dito gagawa, i-click mo na lang Google Forms at makikita mo yung quiz. Now, ito dalawa lang yung example na ginawa ko. Tapos all you have to do is just click the correct answer. Let's say ito. At saka which is something you must never do to a friend. Let's say betray. Ayan. So you can click this one if you want a copy of your responses sa email. Then, submit. Okay. Now, you can click view score para makita yung score mo at saka yung feedback. Ayan. Correct. Well done. You are great. You are great. So, perfect tayo for this. So, that's how quizzes are given. Okay. Remember, yung quizzes ninyo, every Thursday yan ibibigay. So, let's click this close. Let's close this one. Okay. And punta na tayo dun sa classes natin. Now, okay, i-check natin
wala nang nakalagay dito. Normally, may mga nakalagay dito na mga due dates. Ngayon, wala na kasi successfully natapos na natin yung mga activities for this week. So that would be all.